So, sa wala na kasi akong maisip na idea kung paano patutunuin yung unit eh. Kasi nga nakakahiya na itong balik na to dito, eh laging bumabalik yung problema. So, tandaan nyo lang mga katekno, bali yung number ng ating PWMI, TPS 611-797 ba yun? 79? 97 nata. Hey, what's up sa inyong lahat mga katekno? Welcome back to our channel. So, may bagong video naman tayo. Pero bago pa ang lahat, ay gusto ko muna pasalamat mo sa mga kaibigan natin na nag-check ang nanood sa ating mga previous na video, sa mga taong walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol. And bago pong lahat, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na napashoutout dun sa ating previous na video, no? So shoutout kay Silso Arupo from Sarangani Province, John Paul Lapitan, shoutout sa iyo bro. Ricky Verdiplor from Rikitek from Katbalugan City, shoutout. At kay Jose Katensa from Tacloban, shoutout sa iyo bro, maraming salamat. Shoutout din kay Mark Valera from Legazpi City, Marcotec Electronics, no? Shoutout sa iyo bro. At kay Johnny Ray, GGL Electronics, Ragay Camarini Sur, shoutout. At kay Gary Macahilos from Cagayan de Oro, shoutout sa iyo bro. Expert Electronics Repair from Mindanao, shoutout. Red One Electronics, no? Isang tech vlogger, my channel, sinisuportahan natin to, kaibigan natin to, shoutout sa iyo master. At kay James Aleno, bagong subscriber natin, maraming salamat idol sa suporta. And shoutout nga pala dun sa ating mga grupo dun sa electronics technician at sa mga kaibigan at mga tech vlogger. So shoutout sa inyo lahat mga kamaster. Sa mga gusto mong pa-shoutout, please po kayo mag-comment sa ating comment section. At sa mga hindi ko nabanggit ngayon ay saan nyo yung pangalan nyo sa susunod na video natin. So samahan nyo ko mga katek at simulan natin to. Yan, magandang araw ulit, no? So ito, bali ito isang sharp na 32 inches, no? Ginawa ko na to dati, hard reset ko lang gamit yung kanyang button. Tapos nung magkadaan ng ilang araw, yung nag-text yung mayari na bumalik daw yung problema kahit hindi na binunot bigla. Yung socket nito ay yung plug niya sa may outlet, talagang babalik na magbi-blinking red lights yung indicator nito. So binalik dito, tapos na hard reset ko ulit, tapos kinuha niya, nag-text na naman pagka kinabukasan bumalik daw yung TV, yung dating sira niya, nabiblinking siya. So ngayon, chinek ko na siya dito, chinek kung kanyang backlight, kasi pag ganun kasi mga katik tatlo lang yan posible talagang may problema yung backlight, kaya may nare-detect yung memory natin na may problema yung backlight, kaya yung lamp error niya ay magbabago yung kaniyang program, yung lamp error, magiging dapat sana 0, magiging 5 kasi nga meron siyang nadidetect na problema sa may backlight. Posible backlight, posible diode, at saka PWM. So ito ngayon, check ko siya, okay yung backlight kasi binaklas ko to kanina yung panel nito eh. Mahirap pa naman baklasin yung panel nito kasi nga dinikit yung kaniyang panel sa may frame niya. So kunting ingat lang. So binaklas ko siya kahit na sigurado ako na okay yung yung backlight, dahil meron tayong backlight tester, chinek natin. Okay naman yung, buo naman yung backlight niya, pero sinigurado ko talaga, binaklas ko yung panel niya, tapos sininan ko yung backlight, good naman, pair po yung lahat ng mga supply. So ito ngayon, ito yung naging problema, check ko rin yung kanyang diode, ito yung kanyang Schottky barrier rectifier, no? Check ko na to, okay din to, walang problema. So ito, pinalitan ko na ng PWM. So, nung pinalitan ko ng PWM niya, yung driver niya, magkaraan ng isang oras, ibabalik naman yung problema. Babagsak yung backlight, tapos mag-blinking red lights naman dito. So, ito ngayon. Tapos ko na ito napalitan tapos tinest ko dito sa may front table natin para long test sana. Nagkaroon ng problema nung bumalik ako Ayun. Nagtaka ako kasi nawala na yung display at saka wala ng tunog yung TV. Ayun o. Bumalik na yung kanyang blinking red lights. So kahit na hard reset natin to, ayaw pa rin to mapapagana, no? Una natin. Ayun. Ayun o. Yung kulay green. Tapos lalabas yung, sana may aangat magdidim yung back panel niya, pero walang displays. Pero patuloy pa rin sa pag kulay green yung kanyang indicator. Ayun o.
Walang backlight, pero may makikita tayong raster dito eh. Saan na ba yun? Tingnan nga natin. On natin yung flash kung may makita. Ayun, napansin nyo ba? Mga katek. Ayun o. Diyan sa loob, may nakikita tayong raster, pero wala siyang backlight. Ayun, lumabas yung backlight. Bihira talaga itong trouble na to. Ayun o. Tapos, ayun o, mamamatay na naman. Ito yung kanyang problema. Pambihira talaga, ayun o. Bubukas, magra-raster, tapos mamamatay. Tapos, ayun, magbiblinking. Red lights na siya. Ayun o. May customer kasi tayo na nagtanong na, sir, hard reset ko na. Pero bakit bumalik pa rin yung problema? So, may sasabihin ako sa inyo mga katek, no? Kapag mayroong problema na madidetect yung ito, main MCU natin, yung kanyang memory, ay babalik talaga yung problema. Kasi meron ako na experience na may problema yung backlight, kaya bumabalik yung problema. So, nung palitan ko ng backlight, naging okay siya. So, yung isa naman, 40 inches, nabiblinking red light siya dahil may problema yung kanyang PWM. Tulad din ito. Pero, napalitan ko na itong PWM nito, pero nagkakaroon pa rin ng problema. Ganun pa rin yung problema, no? So, ako yung naguguluhan. Sana ba tayo banda mag-troubleshoot nito? So, pambihirang ganito. Kapag ganitong problema, mga katik, eh, sakit sa ulo to eh. So, may gagawin tayo. Sana gumana naman yung gagawin natin, no? So, meron din naman na experience o nagtanong na kaibigan natin, na subscriber natin na napalitan na daw yung kanyang ito, rectifier, Schottky diode. Pero bakit kailangan pa daw i-hard reset? Kaya na napalitan naman ng bagong rectifier. Pero sa ganun kasi, kailangan mo pa rin siyang i-hard reset kasi nga kahit napalitan mo na yung sira, yung na-save na dun sa memory na lamp error, nagkakaroon na ng error yung kanyang memory, kaya hindi pa rin siya mapapagana o mapapatino kahit mapapalitan niyo pa ng bagong diode. Kailangan pa rin siya i-hard reset para maging fresh or maging mabago yung memory niya, yung kanyang lamp error 5 na magiging lamp error 0 para bubukas ulit yung unit. So, yun. So, yung gagawin natin dito, wala na kasi ako maisip na ibang paraan eh. Gusto ko sanang palitan ng buong board, kaso nga medyo mamahalan si customer noon. Nakapagbayad na si customer nito dati, nung unang repair natin, tapos bibintahan pa natin ng power supply, baka naman magalit sa atin. So may gagawin tayo nito para hindi na babalik yung problema. So tatanggalin lang natin tong kanyang board, tapos i-disable natin yung kanyang protect. So yun na lang yung last option natin nito, kasi nga okay yung backlight niya, okay yung buong backlight, okay yung diode, pati yung mga capacitor nito, ina-check natin ang ESR, i-okay po yan lahat. So, gagawin natin yung last option natin nito. So, saglit lang, tatanggalin natin to at maglalagay tayo ng, i-disable natin yung protect nito, saglit lang. So, ito na. Natapos na natin mailagay yung pag-disable natin, no? So, gumamit tayo ng resistor. So, yung value ng resistor natin dito mga katek ay 39K. Yung nakita ko sa my Google, eh, 1K to ground. Pero, natry ko na to eh, yung 1K, eh, medyo madilim yung display. Didilim yung backlight natin, nihina yung backlight. So, nagtry din ako ng 47K, eh, ganun pa rin. Medyo madilim siya. So, dito lang talaga siya nagka-tumino, no? So, may 39K na resistor. So, may pin number 6. Ito, asa na yun? 2, 4, 6. So, ito, pin number 6. Tapos, connecta ako sa may ground. Ito, kasi isang fusible resistor. Nakukonekta sa may ground. So, pwede dito, no? So, depende na yan sa inyo, mga katik, kung saan nyo gustong ilagay. Ayun, no? So, wala na kasi akong maisip na idea kung paano patitunuin yung unit, eh. Kasi nga, nakakahiya na itong balik na to dito, eh, laging bumabalik yung problema. So, tandaan nyo lang mga katik, no? Bali yung number ng ating PWM ay TPS611797 ba yun? 79. 97 nata. So, tingnan na natin dito sa may, sana yun. Hanapin muna natin dito kasi kung nilagay eh, dito. Kunin lang muna natin. So, ito yung, sana magawa natin yung video to bukas, no? Ito yung gagawin natin pagkasunod nito. Isang Hisense na 55 or 50 inches. So, ito yung kanyang board na tinanggal muna natin.
So ito yung kanyang PWM na pinalitan natin kanina. Akala ko okay na. So bumalik yung problema, pambihira talaga. Pero yung ito yung kanyang original, ayaw talaga magbukas, no? Kahit anong pindot natin sa may hard reset na, hard reset niya sa may button ni hindi talaga lalabas yung display. Talagang malaki ng problema ng PWM natin na ito. So yung number niya ito, so nang kita ba? Focus nga natin. Ayan, TPS61197 pala. So yung kanyang protect nito or CP ay sa may pin number 6. So dito siya, dito tayo. Ayan, ito siya. Ito yung kanyang pin number 1. Tapos ito yung kanyang panghuli na pin number 16. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin number 6. Gamit tayo ng 39K resistor. Connect natin sa may ground. Hindi po natin kinat yung linya. Direkta na tayo na naglagay ng resistor papuntang ground. From pin 6 to ground. So ito na, susubukan natin itong ilagay. Ibalik dun sa may dito sa may unit natin, sana gumana kasi ang dami ko pang tatrabahuin eh. Ayan tamakan na po tayo. So, saglit lang at pupus ko muna to para ilagay yung board natin, ibalik natin dyan. Saglit lang. So ito na, continue tayo. Ibalik natin yung board niya, no? So testing na tayo ngayon. Sana gumana to at para makapag-proceed na tayo sa bang unit, no? Saksak na natin. Yun, naka-standby na siya. Pindutin lang muna natin yung kanyang power button dito sa may gilid. Sandali lang, hindi pa na-power on eh. Ulitin natin. Ayun, oh. Nag-blinking red lights pa rin siya. Kasi nga, yung na-save ng kanyang memory, yung nagkakaroon na lang error, no? Yung kanyang lamp error. So, i-hard reset muna natin to. So, hindi ko na papakita yung pag-hard reset, no? Kasi meron naman tayong maraming ginawang video ngayon, no? Doon about hard reset. So, pupost muna natin ulit kasi nga, gagawin muna natin yung ating pag-hard reset. Ayan na. So, napalabas natin yung kanyang factory settings. Uulitin din naman natin yung procedure natin dati. I-clear natin yung lamp error niya. Gagawin natin zero para maging normal yung kanyang memory or program, no, sa may lamp error niya kasi nagkaroon ng problema nga dahil sa may problema doon sa may PWM natin. So hindi ko alam kung may problema yung PWM natin or nasa circuit talaga kasi binunot ko lang yun sa may ibang board eh, yung PWM na pinalit natin talaga brand new, no, kasi wala po tayong stock na brand new. So yun na lang yung gagawin natin na ay yun na lang yung option, last option natin na i-disable yung protect niya para tumino yung ating unit. Gusto ko rin naman sana gawan ng or lagyan ng backlight driver. Kaso yung backlight driver namin na hindi pa dumating. So matatagalan na naman tayo. Naubos kasi yung dating stock natin eh. Kaya ayun, nagkaroon ng problema. So sa my page number 9 tayo. Ito yung kanyang bill o. Dating billing ng ating unit. So page number 9 para makita natin yung yung lamp error receipt niya, you know. Bumalik sa may 5. So gawin natin diyan. Balik natin diyan sa may zero natin. Gawin natin yung zero para maging balik normal yung unit natin. Ayun, naging zero na siya. Tapos balik tayo sa may page number 2. Page number 2, tapos enter ulit. Ayan, tapos okay. Bubunutin lang muna natin tapos bilang tayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Diretso na lang ng 0. So saksak natin ulit. So dito tayo magpindot kasi hindi yan gagana sa may remote pag ganito eh. Pindutin natin. Ayun, nagkakulay green na siya. Ayun, so yun, nabakita nyo, babalik siya sa dating, startup niya, or tawag doon, yung store demo na pagkabili mo, kakaroon siya ng ganyan, set mo lang ng English, okay, ayun. Tapos, nasa inyo na kung mag-home store kayo,
lagyan natin ang antenna para may makuha tayong display. So parang lagyan natin ng fresh bin files or na-reset natin yung memory niya. Yung dating program ng memory niya, yung channel na nakuha natin sa dating pag-auto program, hindi na niya masisave kasi nga binago natin yung kanyang program. Bali na-refresh ano or na-reset. So yun, store na natin. Start. Okay. Tapos, yes. Ayun, sisimula na siya mag-auto program. So, ito, itetest din namin natin to ng matagalan mga katekno para hindi na naman tayo mapahiya ng may-ari. Baka bumalik eh, pambihira talaga. Pag bumalik to, ay talagang gagamitan natin na siya ng backlight driver, sariling backlight driver niya. Baka nagkaroon ng problema yung kanyang circuit dun sa may board eh. So, depende na lang mga katek, i-update ko na lang kayo kung ano mang mangyari dito, no? Kasi gusto ko lang rin na gawang ng video to kasi maraming nagtatanong eh. Dun sa mga viewers natin na kung bakit bumabalik na yung problema. So ito yung sagot natin na idol, sagot na natin yung mga tanong nyo, no? Ayan. So hindi natin pabayin yung video natin mga katek, no? Baka matagalan na naman tayo. Sinilanahantayin na magkaroon siya ng display kasi nga yung problema niya yung kanyang bumabalik yung kanyang blinking red lights. Parami pa kasi tayo mga gagawin mga katek. Yung tatlo na yan sa may likod hindi pa natin yan nagawa kasi nagka Holy Week kasi wala kaming pasok tapos nag-brown out pa dito sa Bohol. Mga almost 2 weeks wala kaming pasok. Hindi po tayo nakapag-update sa YT kasi walang kuryente. Natitipid tayo sa battery. Ayan, so hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat na nagtagang nanood sa ating video. No? May God be with us always. And this is your service, Ryan Rosetech. Peace out!